na pass ang binigay kay Isko Moreno ngayon. Marcos ang pangalan niya or apelyido, I really don't know. Bakit nandimanda pa yung tao? Nagbibigay ng tulong sa tao ba? Ay, ang pinagtatangahan ko lang, bakit itong mga ayu-ayuda na ito? Meron nabibigyan, hindi nabibigyan. Bakit? But anyway, forget those things. Kasi ako, hindi ako interesado diyan sa mga ayu-ayuda. Whether meron akong ayuda sa barangay namin 300, zone 29, kung meron man, whatsoever. Well, salamat. Kung wala, salamat din. Pero mabait ang chairman namin. Taga-ongpin Binondo na ngayon. Well, kung meron man akong ayuda, magpapasalamat ako. Meron o wala sa chairman namin, mabait ang chairman diyan namin. Ang pamilya diyan, mababait ang chairman ko. Well, Mark, what more can I tell to you? To all my friend bloggers. Sir, ano sabi niyo sa Manila? Naisabi ko na yung dapat kong sabihin. All we have to do is what's the finishing. Yun. Ngayon tanawin mo. You see with your own two eyes. Malinis, di ba? Walang water. Well then, malinis na. So we're going to watch. Ano ba ang trending ng finish? Pag natapos ang finish, you see, ang handle is stainless, my son. Stainless! Para ka na sa swimming pool. Oo, oh, stainless ang handle. Aakit ka lang sa seawall. Stainless. Stainless yung hawakan. May hagdanan. Naka-tiles. Oo. Oh, yan na, naka-tiles na. Nakabigan tiles pa. Color spread. Vegan tiles. Oh, yeah. Tapos pag nakita natin ang resulta, tataniman daw yan ang bagong halaman. Ito. Para gumanda yung view. Of course, para gumanda yung view, ma-attract ang mga taga Quezon City, Taguig, Mandaluyong, Pasig, kung saan sa lugar, Marikina. To all of region. Oh, to all the region in the Philippines. After we finish this place, we are. I would like to invite all the people. I'm very agree, sir. I would like to invite all the people out there when this Manila Bay is finished. Yes. Everything is finished, and then you will see the view. Oh, yeah. And the beautiful place of Manila. Na pinamumunahan ni Poging Mayor namin. Ayun. Isko Moreno. Ayun. Poging. Napakaganda. Ayo, nakikita ko si Mato. Halos madalas yung pumunta rito, chine-check niya ang trabaho. Kilala ko si Sir Simato. Yung Sir natin mala pangulo, di ba? Ha? Ating mala pangulo, di ba? Opo. Madalas ko makita si Sir Simato. Sine-check niya from time to time ang trabaho. Kasi tatay, di ba sila idol mo din? Sino? Gatimahal na pangula, idol mo din? Hindi naman idol. Ang masasabi ko lang, iho, yung diferensya nung araw. Wala akong hilig sa idol or parang dito. Magkaiba. Magkaiba. When you walk at night, you are very safe people. Kasi ang kapaligiran, metro ko, basic, Philippine Constabulary. Opo. Sundalo. Oo. Sundalo. Nung nagkaroon ng PCINP, tapos INP, na-abolish ang PC, tapos naging PNP, medyo naiba ang takbo ng kapaligiran. Well, yun lang, wala na akong comment. Siyempre, lahat naman ng bagay may pagbabago. Okay. Opo. So, hintayin ko na lang kung saan yung ending ng life ko. Nakikita pa ng mata ko. Habang nabubuhay ako dito sa Maynila. Kung anong kalalabasan at kahinatnan ng rehimen ni Duterte. Opo. At Mayor Pogi. Isko Moreno. Isko Pogi. Alam ko magiging maganda kasi minamadali. Almost 10, sometimes 10, sometimes 11 o'clock. Humihinto ang trabaho. Minamadali.
Tsaka hanggang gabi sila, sir? Oo. Overtime? Oo. Hanggang gabi ang trabaho nila. Nandito. Gano'n naman? Tanggalin na dito sa Maynila yung ano, curfew hours. Oo. Kasi napakaganda rito mag-stay plano ng pagkukantina. Ako pag dito pa lang, uwi na. Oo, kasi may curfew. So, dapat tanggalin yung curfew. Oo, eh, well, I'm going to stay here, ano, mga araw, 12 to 1 o'clock lang ako dito. Ah. In the morning. Mag-stay ako dito, tapos uwi ako. Kain na muna ako ng lugaw. Oo. Tapos, tomorrow, stable na naman. Balik ulit. Senior ka na yun, wala ka ng mga. Oo. Hindi, not unlike before. Katulad nyo, nagsusumikap kayo magtrabaho ngayon. Opo. Lagi. Alam kong kikita ko. Sir, matanong kita, sir. Anong pangalan nyo po? Jimmy Palotin. Jimmy Palotin. Palo, P-A-L-O, Ting, T-I-N-G. Ah. Jimmy Palotin. Ayun. Lagi po nung panahon nyo. Sir Jimmy Palotin. Yes, of course, every night. Even though I don't have money to drink. Kasi I love music. Ang dinadayo ko lang dito, yung mga old-time music player, mga matatanda. Uh-huh. Ang mga gamit nilang gitara, yung mga galing ng Amerika, yung apat lang ng string. Uh-huh. Tapos mga country music. Oh, na, country. Almost Seven. Virginia. Yung mga tinutugtog, country music. Yung mga type ko. Country song. Wala ko yung mga rough. Wala akong hilig dyan sa rough. Mga tugtog ng pang cross-country biyahe. Oo, yung mga ano ba, yung music lover ako. ABBA. Carpenters, yung mga ganun. Maganda pakinggan sa tayo ngayon, sir. Kasi yung mga tugtog na yun. Yeah, oo, yung relaxing ka. Relaxing. Sa katulad ko, may edad na, hindi ka na kailangan mag-isip ng problema. Opo. Lahat naman tayo may problema. Opo. Just, I would like to remind all the viewers out there, relax, and then be patient, and then don't think too much. Upang hindi kayo ma-stress sa pandemic na nangyayari sa kapaligiran. Hindi kayo ma-damage, hindi kayo magkasakit. Yun lang ang panalangin ko matapos ito. Upang lahat tayo maging masaya pagkatapos ng pandemic. Opo. Hindi tayo mamamatay ng kung ano-anong karamdaman dyan sa kapaligiran dyan dahil sa pandemic. Never give up. Keep on working and work hard and then enjoy your life every day. Even though we don't have job and money. That's all I can say. We'll see you, folks.